Di kayang magbayad, pero ayaw talagang magbayad. Eh bakit ayaw magbayad ang kadamay? May bayad, ituloy ang pagbabayad. And then they may be evicted. Yes. I will ask you, soldiers and the policemen, bitawan na lang ninyo yan. Ibigay na lang natin sa kanila. Total mahirap sila. Ang aksyon ng kadamay, bunga raw ng matagal ng problema sa pabahay sa bansa. Let's talk about NHA. Should I take a deep breath? What is the target for NHA housing and how many houses have you produced? Sabi naman ng NHA mag-antay daw. Kaya nag-antay kami, hanggang ngayon wala pa rin. Postpone pa rin. Sa mga taga-NHA po sana, bigyan naman ng aksyon yung mga problema namin dito. Para kay paano naman po, hindi naman kami makakamangamba kung ano man pong darating na sa una dito. Ano kaya ang kahahantungan ng laban ng mga miyembro ng kadamay para sa sarili nilang tirahan? At gaano na ba kalala ang problema ng pabahay sa bansa? Ako po si Athena Imperial at ilan ang ating aalamin dito lamang sa Bawalang Pasaway kay Maring Winnie. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagpasok ng ating mga masamahang karanta sa lahat po ng pabahay. Mahigpit na seguridad at mga barikada. Iyan ang inabutan namin sa Pandi Residence 2 dito sa Bulacan. Dito sa Pandi Residences Phase 2, bawal makapasok yung mga walang ID. Nandito yung mahigit 5,000 mga kabahayan na inokupa ng mga miyembro ng kadamay. Kuya, so ako hindi ako pwedeng makapasok kahit media. Bakit ganun ka-stricto, sir? Sa dami po ng kalaban namin dito sa loob at sa labas, kaya ganun po na pinapatupad ng pinaka-hipin namin. Kaya sinusunod lang. Isa si Edgar sa mga nagbabantay sa barikada ng kadamay. Follow the leader, ha? Sige po. Ingat kayo dyan sa dadaanan nyo, ha? Dahil ano pong... Maraming ano dyan, kakagat sa inyo dyan. Hindi nyo nakikita yan, pero maraming kakagat sa inyo dyan. Tulad ng? Maraming tigre dito. Mahigit isang buwan na mula ng angkinin ng mga kadamay ang pabahay na ito. Mahigit 11 ektarya ang lawak ng Pandi Residence Phase 2. Dito sana sa resettlement housing ng NHA sa Pandi, Bulacan, nakatakdang lumipat ang pamilya ni Judith. Nag-eempake na ng gamit ang kanyang pamilya nang mabalita ang inukupa ng mga miyembro ng kadamay ang mga unit na dapat ay lilipatan nila. Siyempre malungkot po kasi excited na kami. Iniisip namin doon na mag-aaral yung mga anak namin. Doon na lang po kami maghahanap ulit ng yung asawa ko ng trabaho. Tapos siyempre para excited na excited kami, tapos biglang hindi matutuloy. Prioridad ng NHA na mabigyan ng pabahay ang mga pamilyang nakatira sa mga danger zone na gaya ni Judith. 10 metro lang ang layo ng bahay niya mula sa Pampang. 10 taon na silang nakatira rito. Pag malaki po yung alon, pumapasok po dito yung tubig hanggang tuhod. Tapos pumapasok po dito sa amin. Tapos pumapasok dito sa loob ng bahay. Ay mga gamit pa namin na akyat sa taas. Gustong magkaroon ng sariling bahay ni Judith na malayo sa sitwasyon ng tahanan niya dito sa Navotas. Kaya noong Mayo 2016 ay nag-apply siya sa National Housing Authority para magkaroon ng sariling bahay. Dala-dala ko yung anak ko, lakad kami ng papel, kuha ng mga police clearance, kumuha ng birth certificate kasi hindi naman po kami kasal ng asawa ko kaya marami po kaming nilakad na papel. So gastos din. Gastos din po. Kailangan po talaga gumastos kung gusto mo talaga magkaroon ng sariling bahay. Pero ang inaasam nilang bahay, inukupa ng kadamay. Pero ayon kay Edgar na isang miyembro ng kadamay, sila rin ay pinagkaitan ng pabahay. Hindi raw sila pinapansin ng gobyerno kaya puwersahan na nilang inukupa ang mga pabahay sa Bulacan. Mag-attend po ba kayo ng meeting? Idinaing na namin yan noong paman sa ating gobyerno na bigyan nila ng pansin ang mga mahihirap na katulad namin na mabigyan ng libreng pabahay, tubig, ilaw, hospital at kung ano-ano pang mga kinakailangan ng mga mahihirap. Pero hindi nila pinakinggan.
Galing sa Bukawe, Bulacan, si Edgar kung saan sila nangungupahan. Ilang beses nang sinubukan ng NHA na paalisin sina Edgar sa pandi. Pero para sa kanila, karapatan nila ang magkaroon ng bahay na matatawag nilang sa kanila. Isa lang ang punto namin. Yung mailuklok nila kami dito sa pabahay na ito para mamatanggap nila kami sa lipunan ng mga mararalita. Dahil sa ginawa ng kadamay, hindi makalipat sina Judith mula sa danger zone. Tuloy pa rin sila sa pagbabayad ng 1,000 renta dito kada buwan. Masakit sa bulsa kung tutuusing 8,000 kada buwan lamang ang kita ng asawa niyang security guard at 5 sila sa pamilya. Hiling ni na Judith at ng mga kapitbahay niya ay matuloy na ang naudlot na paglipat nila.